Good morning guys! Welcome back sa aking channel. At kung maalala nyo guys yung aking last upload, yung about sa gown for the mother. Guys, itutuloy na natin ngayon yung part 2 para makita nyo na kung papaano ko ito binuo. So guys, samahan nyo ako hanggang sa huli at i-explain ko sa inyo isa-isa yung bawat parts na ginawa natin. Patterns. Guys, ito na yung yari nung aking ginawa nung isang araw. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ito ay long gown. So, ayan siya guys. Ayan, long gown siya. Ayan, at ito nga for the mother. So, guys, alamin nyo kung sino talaga ang magsusuot ng gown na yan. So, ayan. Ngayon, itong part na to guys, ang ginawa ko lang na pattern. So, bali itong top lang na to. Yung ilalim, later ko na i-explain sa inyo para hindi magulo. So, itong part na guys, ayan, ito. Ito ay cut out. So, ito yun. Kung maalala nyo, ito yun. Kinut out ko siya. Tapos, ito naman yung side front. So, ayan. Guys, kung mapapansin nyo, naglagay ako dito ng stick bone. Actually, guys, hindi yan siya talagang kailangan. So, optional lang yung paglagay ng stick bone dito. Depende na lang yun sa magsusuot. Kaya ko ito nilagyan ng stick bone dito, although mayroon naman kumakapit dito sa taas, kasi para matago yung mga excess fats na nakatago sa ating katawan o yung ating mga bilbil. So, guys, ito ay nilagay ko lang para medyo hindi naman maglubak-lubak yung mga taba-taba sa katawan. So, ito na yung part na yon. Ang ginawa ko dyan, so, ito, dinugtong ko muna yung side at saka center. Tapos, nag-top stitch ako ng 1/4. So, guys, para pulido yung gawa. Kailangan pag nag-top stitch kayo ng stick bone, kailangan guys balance or pantay-pantay para magandang tingnan. So, kung mapapansin nyo. Ngayon, huwag nyo munang pansinin to guys, itong mga applique na to. Dito lang muna tayo sa pagbuo, ha? So, yan yung sa harap. Ngayon, sa back naman, ito namang back. Kung mapapansin nyo guys, ito, mayroon din ako nilagay na stick bone. Pero, buo itong damit na to. So, naglagay lang ako dito sa tacks ng 1/4 sa loob para pag ginapa ko siya, mayroon akong kapapitan ng tahi na 1/4 at para maipasok ko yung stick bone. Pero, hindi talaga to siya kailangan. Ito ay sarili ko lang tong paraan dahil sa kailangan ko lang. So, ang next naman natin gagawin guys, so ang cutout niyan sa gitna ha, kasi maglalagay tayo ng zipper. So, eto naman guys, dito na tayo sa pinaka-slip. Although guys, kung hindi nyo kailangan ito at ang gagawin nyo lang ay halter, kunwari halter dress, gown lang, ayan lang siya, ayan. Yung malaki lang kasi yung damit sa fitting for. Pero kunwari halimbawa, walang slip, eto halter. So, yung procedure ng pattern sa halter, same lang. So, bagya ito ay design lang to. Hindi naman talaga dahil sa kailangan to, kundi ito ay sarili kong design. So, gusto ko lang sa inyo ipakita guys. Maganda naman yung kinalabasan. So, ayan, natapos na natin itong likod. Ito na tayo sa sleeve. Kung sakali lang gusto nyong magkawa ng ganyang design. Kung maalala nyo guys, ito yung ating pattern ng sleeve. Kung mapapansin nyo guys, dito sa baba, medyo pabilog, pero medyo pa-slump dito ng konti. Kasi para pag ikinabit natin,
pare-pareho yung magiging flow. Yun yung technique doon. At sa pagtatabas naman, tuturuan ko kayo guys kung paano ang tabas na ganito na pare-pareho yung flow ng tela. Total nung tula 60, pinold natin, so mga 30. Tapos another fold. Parang magtupi tayo ng apat na beses, yung parang ganyan. So, babin. So, ang mangyayari dyan guys, parang ganyan oh. Naka-triangle. Yan, triangle na ganyan. So, ganyan. Ito na siya, diba? So, ang kalalabasan niyan ngayon ay apat na. Yan, 1, 2, 3, 4. So, pwede na siya sa kabila ang damit. Ito na siya. Ito yung dulo or yung pinakamatulit. Yung forma ng ating pattern ay kunwari ay parang ganyan. So, ayan. Parang ganyan yung butas, ha? Diba? Parang pa ganyan. Pais lang ba pabilog dito? Yan, parang ganyan. Ito na yung magiging forma. Yan, parang magiging ganyan. Yan kung pansin ninyo. Ito yung ilalim, ito yung ibabaw. Tapos dito naman sa ibabaw, dahil ito nga ihahatiin, medyo ikukurve nyo lang yan ng ganyan, parang isusunod nyo dun sa pinakaliit. Parang naging ganito guys, o. Ayan, parang naging ganyan. Kasi dapat patulis yan ng ganyan eh. Pero pinutol ko yan para sumunod dito sa magiging ganyan. So, procedure sa paglagay ng collar na yan. Ngayon, ang procedure naman, ang pagkabit nito. So, ipakita ko na sa inyo yung paano yung pagtabas at paano yung technique para magiging maganda yung flow. Ipapakita ko sa inyo yung procedure sa pagtahe. Kung maalala nyo guys, yung armhole nito is 17. Ang kalahati ng 17 is 8.5. Yung 8.5 na yun, hinati ulit natin yon. So, dito yung tumapat. Diba? Kung maalala nyo, reviewin nyo guys yung dati kong yung upload nito ng pattern. So, 4.5, magmamarking tayo dun kung saan tatama yung 4.5. Iku-close muna natin to. So, pagka-close natin yan, isasaklob natin. So, parang naging ganyan guys. Ayan o. Kasi nakasaklob siya. Pero malinis yan, kabilaan. So, ayan. Wala kayong makikitang fold. Kasi dito yung pasada niya. So, nakasaklob yan siya ng ganyan. Tapos, nag-top stitch lang ako dito sa likod ng 116 para maganda ang lapat. So, ayan. Napakalinis. So, nakasarado na ito. So, nakasarado na yung kanyang 4¼ na kabilaan. Ito naman ngayon guys, naka-open yan. Kung saan yung inabutan ng 4¼, open pa yung allowance niya. Yun naman yung ating ikakabit naman dito sa katawan. Kaya kung mapapansin nyo guys, wala kayong makitang allowance dito. Kasi ang allowance niya ay doon sa saklob ng lining. So, kahit anong tingnan nyo dyan guys, wala kayong makitang allowance. Kasi naka-ipit siya dito. So, ayan, kabilaan, wala. Yan, ganyan guys yung pagtahi dito. Ganon din yung sa harap. So, pareho lang yan. And then, ikakabit na natin yung ganito. So, kailangan magbabalance na lang tayo. Sa pagtahi na lang yun. So, kung maalala nyo nga pala guys, itong pattern ko ay iisa lang. Ayan. Pero naglagay ako dito ng, ayan, line. Kasi ito, mahaba yung ilalim ng 1 inch. Tsaka guys, pansinin nyo, yung aking tupi ay pantay-pantay na 116. Kasi nga, ang ginagamit ko ditong foot ay yung 116 na pressure foot. So, ayan siya guys. Pare-pareho ang lapad. So, malinis talaga siyang tito. Sa collar na tayo guys, eto yon. So, kung mapapansin nyo, yung sinasabi kong 1.5 na marking dito, ayan, eto yon siya guys. So, yung ditong part na to, isasarado muna natin to. Kung baga, ang ating collar ay cup. So, dalawang piraso to. Ngayon, pagsasaklubin muna natin yan. And then, yung part na yan na may marking, i-close natin yan. So, para naging paha. Tapos, ito, naka-open lang yung dito. Naka-open lang din yung dito. Kasi, guys, ang pagtahi niyan ay nakadapa. So, parang ayan. Kung mapapansin nyo, nakadapa yung kanyang collar. Parang naglagay ka ng waistband. So, parang ganun yung procedure sa paglagay ng collar na yan. Tayo sa top. Ipapakita ko naman sa inyo yung sa ilalim. So, guys, kung hindi nyo pa alam yung pagtatabas ng half balloon,
Ang hot balloon, guys, mayroon akong video doon na bukod. So, ayan. Guys, ito, hot balloon lang yan. Yan, hot balloon lang yan. Bali, ang ginawa ko, tatlong piraso yung aking lining. So, isang nakapatong dito sa chiffon. Pero, guys, itong sa ilalim ng chiffon ay walang pleats or wala siyang design. Ito ay naka-fix lang sa waistline niya, which is 30. Yung 30 na yon, yun lang pinaka-waistline nun. Pero ito, same lang din yan, 30. Pero ito kasi, guys, ang paraan ng paggawa nito ay simple lang. Kunwari yan, ha? Ito, kunwari dito tayo. Natumapat to. Hindi muna natin yan puputuli ng fix or kailangan maghaba tayo doon sa actual na length ng damit. Kung halimbawa 55, ang figure niya is 18.5, ililist natin yung 18.5 sa 55. Yung matitira doon, magdagdag pa tayo kahit 5 or 6 kasi iririkat naman natin yung ilalim. So, ang procedure, guys, nito, itong from fold na to, ang procedure lang yan, guys, parang igaganyan nyo lang yan. Kuha muna kayo dito, ikakatit yung ganyan. Ah, parang ganyan lang yan, ah. Kakatit yun ng ganyan. Tapos, another na ganyan. Yan, another na ganyan. Hanggang sa makakuha kayo kahit mga tatlo or apat. So, ididikit nyo ngayon siya dito. Ganyan yung paggawa nito. Ito ay ganito lang din ang posisyon yan. So, gumawa lang ako ng design na ganyan. Pero pagka tinanggal ko yung nakaangat na yan, ganito pa rin naman yung kalalabasan. So, ito lang, guys, sa ibabaw yung may ganitong design kasi yung ilalim niya ay wala naman talagang crumpled na ganyan. Kung mapapansin nyo, plain lang siya sa loob. So, ayan. So, ganun lang, guys, kasimple yung paggawa ko dito sa gown na to. At ang paglagay naman ng applique, anyway, itong applique na to, guys, ay mga tira-tira lang to. At ito ay corded lace. So, mga natira to dun sa mga previous gowns na ginawa ko. Para magkaroon naman siya ng kunting accent sa design, nilagyan ko doon sa pinaka-waistband ng applique. So, nag-cut out ako ng mga lace. At ikinabit ko to by hand. So, hand sew lang yan lahat, guys. Pati yung dito sa leeg. So, ayan. So, ganyan lang hanggang dito sa back. So, ganun lang, guys, ang paggawa ng ganitong gown. At kung mapapansin nyo, ayan, ito yung sinasabing sakloof ang lining. So, ayan, kung mapapansin nyo, mayroon yan siyang bra pads. So, ayan. Sa pagkabit naman, guys, ng bra pads, idagdag ko na lang din. Sa pagkabit ng bra pads, kailangan yung pinaka-center ng bra pads doon sa pinaka-center din ng distance at saka ng bust drop. So, kung saan tumapat yung tuldok natin doon sa bust drop at saka sa bust distance, doon din natin itatapat yung pinaka-gitna ng ating bra pads. So, ang pagkabit naman yan sa loob ay ganito. Kung mapapansin nyo nga pala, guys, ayan, may pilon. Yan. Naglalagay ako ng pilon palagi sa mga gown. Kasi ang purpose naman yan ay para magiging maganda yung lapat kasi ang gown ay fitted. So, ang pagtahi ko ng bra pads ay ayan. Pero dito ako sa lining nagkabit. Kasi yung dito sa body ay may stick bone. So, ayan yung stick bone, guys. At kung mapapansin nyo, yung sinabi ko kanina sa back na naglagay ako ng stick bone, ayan. Ayan. Yung tax na yon nilagyan ko lang ng 1/4 na tela para may mapagpasukan ako ng stick bone. So, ganun lang, guys, kasimple. Hindi na ako nag-i-itching dito sa ibabaw kasi papapal pa yung allowance, pero sakluban yan. So, kahit na balik na rin mo yung damit, kahit na balik na rin yung damit, ayan, malinis. So, ayan, napakalinis. Kahit yung allowance sa side, malinis. So, kung ano yung itsura sa harap, yun din ang itsura ng allowance sa side. So, ayan. So, guys, sana naintindihan nyo yung aking kunting na ituro sa inyo o naibahagi sa inyo. At sana dun sa mga interested talagang manahe at gustong matuto. Thank you so much sa inyo, guys, sa inyong pag-follow. At
pag-aralan yung mabuti kasi unti-unti yan. Hindi naman natin nakukuha lahat ng bagay sa isang pack lang. Kailangan muna natin isa-isahin pag-aralan. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Once alam nyo na ang tamang pagkuha ng sukat sa katawan ng tao, ang tamang pagtatabas ng basic, follow na lahat yung design na yan kasi doon tayo lagi nagsisimula. So thank you so much guys sa inyong pakikinig sa aking explanation at sana patuloy nyo pa akong subaybayan at yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel guys, paki-subscribe naman and click the bell para ma-notify kayo sa mga susunod na videos ko pang gagawin and thank you so much and have a nice day. Merry Christmas everyone! Bye-bye!